ka na tumawag ng rescue. Happy Sabado! Excited ba kayo sa weekend? Kami din excited kaya ang aga naming gumising. Not that early, pero pag day off kasi nag-i-extra lie-in kami sa bed. But for now, kasi may pupuntahan tayo, mangunguha kami ng, ano yun, cockles. Cockles. Ano ba yan sa Tagalog? Halaan? Similar sa halaan, but anyway, you will see it later. Kasi ang low tide niya is, alas 10 ba mahal? Alas 10. So, it's already 9:30. So, mga 30 minutes yung travel natin papunta doon. So, kung saan tayo manguha ng halaan or cockles. So, medyo malayo-layo siya. And then, gutom na ako. Kasi wala pang breakfast. At lumarga na kami. Dumaan lang kami sa deals. Bumili kami ng cultivator. Tag-isa kami ni Mike. Ayun. Ito. Parang rake siya na maliliit. Para i-didig sa sand. Tapos, para makakuha tayo ng mga halaan. Ayun. So, sana lucky tayo ngayon. Marami tayong makukuha. Ayun. So, tara. Samahan nyo kami. Kakain muna ako ng brioche kung binili din. Kain tayo, oh. Kain. Brioche. Nandiyan siya, oh. Yung muga niya, nakatago din, oh. Lagay ko, oy. Sampala, ma'am. Lugar na ito, mahal? Salins. Salins. So, parang may ano siya, may sand dun sa likod namin. Tapos may parang malawak na. Dadadadad. Malamig pa. Ang daming algae. May nangunguha ng, ano yan, hipon? Kinukuha nila? Ha? Shrimp daw, shrimp, sabi ni Mike. So, and then, so, maglalakad pa tayo ng mga 5 hours, joke. Hindi naman 5 hours. Medyo madulas yung inaapakan namin kasi ano siya, algae, tapos nakakrocks lang kami. Mga 20 minutes walk pa daw to, sabi ni Mike, kasi nandun pa yung ano. Delikado dito, guys, pag nandun kayo sa tawid, tapos hindi nyo napansin. Kasi sa gitna nito, parang may ilog eh. So, pag nag-high tide na, hindi na kayo makatawid. Punta dun sa parking. So, ayan. So, you have to be mindful. Titingnan nyo ito dito. Dito ka matatrap. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, yung nilalakara namin na tubig. Oh my God, ang lamig na tubig! Oh my God, guys! Parang, mahal, freezing! Napo-froze yung toes ko! Pati ka, okay lang sa'yo, mahal. Ayan, medyo malayo-layo pa itong lalakarin namin. Tsaka, malambot yung ano, sun. Mas maganda dito, mahal, kasi yung nasa gray na burak, mahal, mabaho yun. Kaya nga. Ganito yung ano, yan, kailangan mong alukayin sa pangin. Yan siya. So, sana mag ganito kalalaki yung makukuha pa namin.
Pasensya na si Churro. Medyo mahangin. Pupuntahan lang natin si Mike doon kasi sumisigaw. Marami daw siyang nakukuha doon. So, tara. Ayan, ito. Ayan, ganyan. So, ayan o. Oh, ganyan siya kalalaki. So, pupulutin niyo na lang. Nurse na, nagdala pa ng gloves. Ayan, mamumunot na lang tayo, di ba? Salamat God for the blessings. Ayan o. Oh, so, pupunta na. Ilalagay natin sa timba ni Mike. Ano, kumusta na yung timba natin? Naka 1/4 na ba? Ayan, oh, medyo 1/4 na yung laman ng timba natin. 360 ko kayo guys, pa makita nyo yung lawak ng lugar na to kung saan kami nagkumukuha ng halaan. Marami din ng nangunguha actually ng halaan. Kung nakikita nyo yung mga tao dyan sa likod ko, hindi ko lang isa-zoom kasi baka ayaw nilang makuhanan sila. Ayan. Muntik na kami na-trap. Nakita nyo yung dagat sa likod. Actually, ano yan eh? Ang karugtong ng ilog sa unahan. Doon kami sa tawid, yung walang ilog, walang tubig. Kaso lang, yung ilog na pala yan, kasi mag-high tide na, tumaas na. So hanggang, papakita ko sa inyo, hanggang malapit na sa bewang ko yan, basa yung ano ko. Tinawid namin. Tapos, at least nakatawid na kami, papunta na kami ng parking. Kung nakikita nyo sa leggings ko guys, yung basa ng tubig hanggang taas na ng tuhod ko. So, kung hindi namin napansin yung tubig, malamang hindi na kami talaga makatawid. So, ito yung lalakarin natin na sa unahan ko si Mike. Ayun. Kala ko matatrap na kami dun eh. Diyan ako sa kabila. Ito lang kami tumawid kanina guys. Tingnan nyo, ang lapad na ng tubig. Buti ka mo may nakita pa kaming ano, spot na hindi pa ganun kalapad. Nakatawid pa kami ni Mike. Dahil natakot ako doon, ito, pahinga muna, usap-usap, bago lumarga at lumakad uli papuntang parking. What an experience, what an adventure. Finally, pabalik na tayo ng parking, guys. Kita niya yung ano sa likod namin, yung pinagkuhanan namin ng shell. So, ito yung parking. Munti ka na, tumawag ng rescue. Oh. Tubig, guys. Nauhaw. Kain tayo ng ano. O bago kumain, mag-alcohol gel muna. Pural. Kasi amoy burak yung kamay ko. Bumaon kasi yung ano ko eh. Yung Crocs ko sa buhangin. So hindi na ako makalakad. Na out of balance, delikado eh. Hanggang bewang na yung tubig kanina. Yung tinatawiran namin ni Mike. Yun. Tapos kakain tayo ng baon naming brioche. It's already 12 o'clock, gutom na kami. Oo, so, manginain na lang ng brioche. Mmm. Here's the more adventure. Yan o, yan yung mga nakuha namin, guys. Diba? Panalo. Bakit ayaw mo? Kay gamay. Ah, ayan. Winner. Nagtago. Ayan. So, bubuhusan lang namin ng tubig para sumuka. Ito na yung aming nakuha. Diba? Ang dami, guys. Tapos may apat na crabs. Nadali lang nung paghalukay namin sa buhangin. Ayun, may apat na crabs. Ayan. So, papasukahin pa yan ng buhangin, man, no? So, baka Wednesday na namin. How's my fisherman? May nakuha ka, Mal? Woohoo! Patingin. Ilang peraso? Wow! May nakawalong ano, walong mackerel. Hindi pa siya ganun kapik yung season eh, kasi hindi pa ganun kainit yung tubig natin. Huli na ako, linis na. But it's a good size, Mal. Wala ng ulo, wala ng guts. Ganun nilinisan mo na pa. Nahuli na ako na ganyan. Hindi na ako sumama kay Mike, isa siya na lang eh. Ayun, so may dinner na kami, hapunan. Anong gagawin mo dito, Mal? Pan-fry. Tapos ano, yan yung dinner namin. Sarap. So, nilalagyan na lang ni Mike ng asin, yung ipapan-fry namin, tapos yung apat na tira, sinupot ko na lalagay sa freezer. Ayan. Thank you God for the blessings. Libreng pagkain, galing dagat. Tapos ito, pinainit ko na yung pan. Pan-fry lang. Olive oil. Gano karami? Hindi na. Enough. Enough is enough.
Tumantuwa yung mga birds doon. Kaya huli ko na huli. Ano malaki, nag-iisa lang. Kala ko tamarong huli. So dance like fisherman, oh. Stop shoot. Dinner is ready! Ito na yung first catch of the season. Pan fry na mackerel. Sausawa na manghang. Alam na kung kanino na this. Ayan, rice is life. Kain tayo. Yung meat na fresh from the sea. Ayan. Nanonood lang kami ng The Voice UK Kids Edition. Tara. So, I guess that's it na for our vlog for today. Sana na-enjoy nyo. Lesson learned. Check the ties. Check the time. Be safe always. Happy weekdays. Enjoy sa mga magbabalik sa trabaho.